Mga paps, andito nga po tayo sa Nia Road, no? At tayo sa kanan nga po natin, yan nga po yung ginagawang SM Save More dito nga po sa Nia Road. At ang update nga po pala natin ngayon, mga paps, is itong Nia Road, no? Yung kanyang road widening na napakabilis nga po ng movement, no? Ang dami na nga pong natatapalad na kanal. And aside from that, syempre, itong Nia Road nga po ay party nga rin po ito ng Imus Bus Line Project, no? At later on, makikita nyo nga rin po dahil meron na nga pong alignment, no? Palabas ng Alapan at papasok ng Imus Boulevard yung bus line. So later on, makikita natin yung mga paps. But before that, syempre, bye-bye muna tayo dito sa kahabaan ng Nia Road para makita nyo nga po yung progress ng kanyang road widening. So ito sa kaliwa natin, mga paps, ito sa gitna yung periyahan, you know? Hindi ko lang alam kung anong mangyayari dyan, or baka mamaya may itatayo dyan sa gitna, no? Well, we'll see. Okay, so again, balik nga po tayo sa ating monthly update ng progress ng mga proyekto dito sa atin sa Imus, Cavite. So ito, mga paps, itong area na ito, papansin ninyo, ay na-widened na nga po siya, no? So magkakaroon nga po kayo ng idea at least kung gano'n nga po kalapad itong Imus Bus Line Project or itong Nia Road. Ang mangyayari po dito is meron pa pong i-clear to sa kaliwang side, mga papi, no? So parang kaya niya nga po mag 3x3 lane, no? 6 lanes in total. And syempre yung mga poste na yan, mga paps, according nga po sa kanila, ay na-survey na nga po ng Meralco yan, and very soon tatanggalin na yan, no? Makikita rin natin dito sa area na ito, mga paps, yung pag-usbong ng mga, syempre, mga commercial hubs. Yung sa kaliwa, may tiyatayo ng Caltex dyan, eh. And syempre, yung kung saan tayo nagsimula, yung SM, no? SM Save More. Eh, mga papi, yung pansinun nyo yung sa kanan natin, no? Ang bilis lang po ng paggagawa talaga dito, promise. Araw-araw po ako nadaan dito, mga paps, pero yun nga po, inantay ko talaga na umabot ng at least isang buwan. Nang sa ganun, makita nyo talaga yung difference from before and today. Yan. So isa na nga rin po ito sa magiging major thoroughfare dito sa atin sa Imus. Yung mga paps, may nalampasan tayo, eh. May binubutas din dyan pa kanan, eh. Hindi lang natin babalikan na. But we'll provide updates on that sa mga susunod na video natin, no? Maaaring ilabas nga po ng Alapan Street yun, no? Dadaan na naman sa isang subdivision. Okay, so ayan na nga. Kitang-kita na natin yung developments dito. Poste na lang talaga yung ano, yung kumahad lang, eh. But we'll go to that. Matatapos din yung issue na yan. Ganyan, ganito rin yung dati, yung Imus Boulevard, di ba? Daming poste na kahambalang, pero kita mo naman ngayon, napaka alwan na. Sarap na maglakbay. Ayan, so yung heavy equipments dito, dire-diretso naman sa paggalaw. Yun, skip. Ito yung barracks nila, mga paps, yung contractor yun. Ayun, no, matapos nga po natin mag-update dyan sa malagasang flyover sa Navarro, sa widening sa Malagasang, ito naman po tayo ngayon sa Nia Road widening, no? Karugtong na nga po ito ng karasadang bago, on which yung sa karasadang bago, eh, mukhang bago talaga yung
kalsada, no, yung palabas ng Antero Soriano, yung maraming nagbabike tsaka maraming kainan. And unfortunately, yung mga coffee doon, yung mga mobile coffee, no, yung sa kotse, parang hanggang noong February 4 yata sila dyan, eh, no? Ngayon wala na nga po sila. Ayan, mga paps, oh. Dara-daratsyo po sila sa pagbubungkal. O, diba? Mabilis, sabi sa inyo, mga paps, mabilis yung movement. Doon sa Montefaro na tayo, eh, oh. Mukhang sa kanan yung inuuna nila, eh. Hanggang SM daw yan, eh. Tapos siguro doon baka magsimula na sila sa parting kaliwa naman. Ito, dito sa dederecho, mga papi. O, yan. Tatakpan pa nila yan. Yung. And yung sinasabi ko nga pong alignment ng bus line, no, is nasa gawing unahan na natin, mga paps. At doon nagpatuloy nga yung pag-widening, pati na nga rin po yung pag-commence ng groundworks sa ating Imus bus line. Daming proyekto dito, mga paps, no? Nakakatuwa. Dati naalala ko, eh, bukay rin pa talaga dito, eh. Tambak pa na lupa to, yung ginagawa yata yung Legion nun. Pero ngayon, eh, talagang kalsada na siya. Yun, mga paps, so yung sa unahan natin, may barrier dyan, no? Yan yung continuation ng widening. At dyan nga rin po, no, papasok itong bus line. Dyan sa tapat. Yun. So, dyan po siya sa bago mag yung barangay hall, no, ng Bukandala 3. Yung pakanan dito, dyan yung Imus bus line route, no, palabas ng una lalabas muna yan, paps, sa Alapan, and then dudugto nga po yun sa tawag dito sa Imus Boulevard, no. So doon sa may Imus Boulevard na area palabas naman ng Alapan, nagawa na nga po yung kalsada doon, and magki-clear na nga po siya ng mga establishments doon by March, no, dahil nagkabayaran na nga po ng right of way doon. And then yung sa barangay hall naman, pag kumaliwa ka dyan, mga paps, no, sa Hamilton, dyan nga rin po ginagawa yung isa pang ano ba yun, isang maiksing kalsada lang na tatagos nga sa 3-lane para makalabas ng Bayan Luma at Aguinaldo Highway. At may daan din dyan palabas ng Berita, no? Palabas din po yun ng Bayan Luma kung kayo na may pupunta sa Nueño Avenue, no? So again, sabi ko nga, napakaraming alternate route, diversion roads. At isa pa nga po itong major project na ito, yung Imus Bus Line Project ng ating lokal na pamahalaan. Aside from that, mga paps, syempre yung mga retails, commercials, no, commercial hub, magkakaroon po tayo niyan later on, mga papi. Ang kagandahan dito ay at least inuuna yung road network, dahil makikita naman po natin, no, sa mga ilang aerial shots natin from before na napakalawak pa ng Imus, mga papi. Hindi mo aakalain na ganun pa siya kalawak. Yung akala mong yun na yung parang pinaka dead end niya, ba't magugulat kapag nakita mo siya through aerial view, ay sadyang napakalawak pa nga, mga paps, tulad na lang sa Imus Boulevard na napakalawak pa. So anyways, mga paps, papakita ko nga po sa inyo to ng bahagya, no, sa ating aerial shots.
Okay, so mga paps, yun yan, no? Nakita nyo naman po yung ating aerial view kung saan ito nga pong ginagawa dito sa itong earthworks dito ay kitang-kita na nga po yung alignment niya doon sa sementadong part na nga po sa May Imus Boulevard. And tulad nga po na sabi ko, itong widening na ito ay magpapatuloy nga po ito hanggang SM, yung SM dyan sa atin, SM Imus, and then patawid nga po ng Bukandala, papasok ng Malagasang, on which yun nga po yung kinover natin ng huli, no? So, in the near future, itong Imus, makikita natin to na either 3x3, 2x2 lane, no? So, ganun mangyayari sa kanya, unlike before na talagang one-way lang siya, no? Or actually, one-way both directions. Okay, so mga paps, sana nga po yung nag-enjoy kayo dito sa ating update, no? Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre, alam nyo na. Thank you!